At nagbabalik na naman guys ang inyong Kuya Flight. Okay guys, so mayroon lang ako tinanggal sa bike ko, sa folding bike, at gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi nga sa inyo, kapag worth it, share it. Okay guys, so ngayon ko lang vlinag to kasi ngayon ko lang rin naalala, dati ko pa sana gustong gawin. So ngayon, yung ilaw ko, para sa mga viewers na hindi nanonood at sa mga nanonood, alam nyo na na ang ilaw ko ay Rock Bros nga pala. Yan, hindi tayo sponsor guys ah. So yung Rock Bros guys, magandang klase itong ilaw, di ba? Sinabi ko sa inyo. Kaso ang problema niya is yung ginagamit sa kanya para ilagay sa bisikleta. Kasi goma lang. Goma lang yun eh, yung ginagamit niya. At yung akin guys, naputol. Naputol yung pangkabit ko sa bike para magamit ko siya. So naputol yun. Kaya ang nangyari eh, eto na lang yung natira sa akin. At ngayon, ang problema na ito, yun lang yung pwedeng ikabit sa kanya para maging maganda yung pagkakakabit sa bike. So naputol kasi masyado nang na-stretch. Masyado nang na-stretch yung sa akin. Kasi nung una, sa mga unang butas lang, parang sinturong kasi yung guys eh. Mga unang gamit ko, okay pa, sa gitna lang yung pinipili kong butas. Tapos, maikakabit ko na siya ng maayos. Kaso nung tumatagal, nagiging maluwag. So ginamit ko na yung pinakadulo at yun, naputol. What? So ngayon, nagkaroon ako ng problema, syempre. Hindi ko na masyado magamit yung ilaw ko. So ngayon, ang pinakaginawa kong solusyon, nag-research ako ng mga pwede kong gamitin. At may nakita ako. So, eto, yan. Iba siya, meron siyang dito sa ilalim, yan. Pwede mo siyang ilagay sa mga mount ng camera na nilalagay mo sa bisikleta mo. So, ngayon, kung wala ka namang camera, okay lang, di ba? Bili ka na lang nung pang-mount gaya nito. Ito yung binili ko. Magkahiwalay siya, binili ko guys. Ito sa Shopee ko siya binili. At ito naman sa Lazada. So, ngayon, ang problema na ito, itong binili ko na to, maluwang naman siya sa mga handlebar. Maluwang siya sa mga handlebar, guys. Unless na lang yung handlebar mo, merong bar tape. Yan. Kung merong bar tape kasi yung handlebar mo, saktong-sakto lang to. Kasi medyo malaki yung butas niya, guys, para sa handlebar. Pero kung meron niyang bar tape, so, medyo makapal yung magiging handlebar mo. Kaya maikakabit mo siya ng maayos. So, ngayon, inalis ko to sa folding bike ko. Pero, kinabit ko to guys, dun sa folding bike ko dahil wala siyang bar tape. So, maluwag. Ang ginawa ko sa kanya, dun ko siya kinabit sa may, sa grip. Yan, sa grip guys. So, sa ganito. Yan, sa ganyan ko mismo siya kinabit. At okay naman siya doon. Kaso, dahil hindi ko nagagamitin, ililipat ko ngayon sa mountain bike ko. So, ngayon, hindi ko siya kailangan dahil yung mountain bike ko, meron naman lagay ng camera. So, ito nga guys, yan, di ba? So, dyan ko na siya, ikakabit. Ang kiniganda na ito guys, yung ito, pwede mo siyang i-rotate, pero hindi basta-basta marorotate guys. Kasi meron siyang tornilyo. Yan, tornilyo lang pala siya. So, tanggalin mo lang yan, i-rotate mo kung saan mo. Pero syempre, kapag hinigpitan mo, fix na siya doon. So, siguraduhin mo na kung i-rotate mo siya, doon na talaga. So, ngayon, same lang rin. Same lang rin siya ng doon sa Rock Bros. Pag kinabit mo, meron siyang lock. Ang kinaganda lang, hindi goma yung nasa ilalim niya. Kaso, ang problema mo, dagdag gastos. Kasi, bibili ka na ito, tapos bibili ka pa ng mount niya. Pero ang kinaganda, mas matibay siya. Mas matibay siya kaysa dun sa ginagamit natin na kasama niya kapag binili mo, di ba? At yun pa pala. Although, mas okay yun yung goma na ginagamit sa Rock Bros. Kasi, madali siyang tanggalin. Hindi kagaya nito, gagamit ka talaga ng mga ganito. Mga, ano ba tawag dito? Screw ba to? Mga ganito, gagamit ka ng mga ganito para ikabit mo pa siya. So, medyo matrabaho, di ba? Hindi kagaya sa may goma lang.
kakawit mo lang ng ganun, tapos okay na. Pero kinikita naman na ito, eh, mas matibay. Mas matibay ito. Kapag ka, kinabit mo, di ba? Hindi ka gano'n. So, try natin, kabit na natin. Belated Merry Christmas nga pala sa inyo guys. Ayan. Saka yung sa goma kasi guys, nung ginamit ko yun, yung sa akin dati, bigla na lang magulat ako, nakayuko na, nakaganyan na, nakaganyan na. Tapos, iaano ko na naman yung goma, iusog ko naman yung goma. Eto guys, nung unang gamit ko nito, yuko rin ng yuko eh. Sa totoo lang eh. Sa unang gamit ko guys, kasi yung eto, to guys. Nung ginamit ko pa to, maluwang siya. Medyo magkakalayo pa kasi yung ano, agwat nito, tatlo na to. Yan. So maluwang siya. Pero nung katagalan, paulit-ulit kong ginagamit, hinihigpitan ko, parang naglapit na yun. Medyo humigpit na siya. Kaya kapag umaandar ako, stable na. So siguro ganun talaga. Yan, ito ang ganda ng kaya nilipad ko rito guys kasi ito, pwede mong i-rotate yung sa akin. Yan o, pwede mo siyang i-rotate kasi mo siya itapat. Yan, tapos higpitan mo para stable siya dyan. Taas, sa baba, di ba? Yan, naliligo. Ito, camera kasi yung nilalagay ko rito yung action cam ko, yung gamit ko ngayon, 360 Insta 360. So, ngayon, hindi ko naman ginagamit yung camera ko kapag umaalis ako. So, kaya, eto muna yung ilalagay ko. Yan. So, kung nagtatanong kayo guys, ano yung tawag dito, mount na pinakaabitan niya ngayon, ang nakasulat dito is Pulos. Hindi ko alam kung Pulos o Pulos yan. 360 camera mount. Yan, bike camera mount. Yun yung sinerts ko nung time na binili ko to. Medyo may kamahalan to eh. Hindi ko na ma-recall yung mga ano, pero mga nasa parang 300 plus yung bili ko dito. Tapos ngayon guys, eto naman, kung i-re-research nyo, yung ginamit ko na lagayan na ito ngayon, hindi ko na ma-recall, pero eto yung nakasulat ng sinerts ko siya. Yan, so kayo na lang yung mag-research kasi yung link guys, kung hihingin nyo sa akin, mas okay na kayo na lang yung maghanap. Hindi dahil sa hindi nila ako sponsor at ayokong gamitin. Meron kasing mga mas mura dun eh. Mas mura na same brand lang rin naman. At mas mura. Mayroon pang ano, tawag dito. Yung iba kasi mayroon ka pang makukuwang coupon, di ba? So, mas okay na yun na lang yung hanapin nyo. May kita nyo naman sa review eh. Kapag bibili kayo sa Lazada or Shopee, ang gawin nyo lang eh, i-search nyo yung pangalan ng item, tapos tignan nyo lang lagi yung review at doon nyo makikita kung okay ba yung seller at yung item. Yun lang lagi, hindi nyo kailangan na kung saan kami bumili eh doon din kayo bibili, kasi minsan parang kahit okay sa amin yung natanggap namin yung item, may mga iba pa rin na bumili na hindi sa kanila okay. So kung ano, ako yung magiging dahilan ng pagbili nyo parang mukonsensya naman ako na bumili kayo dun sa binilang ko tapos sablay, diba? So sana guys, nakatulong tong video na to para sa pagbili nyo ng item na gagamitin sa ilaw nyo. And God bless.